tayo ng cabinet. Yan, natabas ko na yung palagay sa gilid. Ito, itong dalawa palagay sa gilid ng cabinet. Ito, parang babawasan pa ito pang lagay doon sa pinakasahig. Ito yung pagkakapitan ng gulong. Tapos ito yung palagay sa likod. Yan yung palagay sa likod. Umpisa na natin, guys. Audio jump. Guys, tapos ng cabinet natin. Lagyan natin siya ng piston. Ang technique dito, guys, sa pakurba na yun, ilagari ako siya gitgit. Tapos yun. Masirian na lang yan. Tapos nilagyan ko na rin, guys, may gilong yan. Pili siyang ilak. Guys, ang ginawa natin yung cabinet. Nagyan natin siya ng pinaka-piston. Bari, gagrinder rin natin ito para pumantay. Kasi nilalapad yung nabili na yung ano. Pantay siya dito sa kabila, pero dito lampas. Gagrinder rin natin yung tapos ito para pumantay, para pa nagmasid na maluwan. Tapos lalagyan natin siya dito na pinaka hangiran PVC yung lalagay natin. Tapos dito din. Can I get you?
ito yung gagawin nating hangiran. Pupatasan natin dito, babatasan natin siya dito. Bali, ilalagay natin dito PVC. Guys, masilya natin siya ng body pillar. Pag magmamasilya kayo guys, tanggalin nyo muna yung mga nagatuklap na yan, mga nagatuklapang kahoy gaya nito, kasi may iwasang may mabiling plywood na mga local. Ang kabila nyan, yan, namasilya ko na. Guys, namasilyan na natin. Ginamit natin pang masilya ang body pillar. Konting lihan na lang. Tapos, pinturahan natin ng flywood. Ito yung pinto niya. Gamit natin yung kuwan dito ay yung concealed things. Yung
C1 na hydraulic type shock opening. Kasi maganda guys kung gagawin yung tatlo yung kunsel. Bali ang lagay ko lang dito dalawa. Medyo mababa ang budget eh, kaya dalawa lang nilagay. Pero mas maganda kung tatlo yan. Ayan. Tapos yung ginawa kong padlock dito. Ito, yan. Nakikita nyo. DIY lang ang padlock. Pagsara ng pinto. Susutan lang ng padlock dito.